Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Muling nabuhay si Jesus. Aleluya, aleluya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating pananampalataya. Kaya nga tayo'y inaanyayahang sumama sa Kanya upang tayo rin mabuhay magpakailanman. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Kaya nga't magpuri at magalak tayo sa mabuting balitang ito ng pagkabuhay ni Jesus. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng Maykapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng Maykapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ang Maykapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng aking tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang Maykapal, magalak tayo't magdiwang.
ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsimakita ninyo ay mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng Amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria? Anong iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya. Buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ng alagad ng naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa atin sa Quiapo. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Magalak tayo at magsaya. Si Hesukristo'y muling nabuhay gaya ng sinabi niya. Siya ang ating liwanag at kaligtasan. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Panginoong muling nabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. O, mukhang Biyernes Santo ang kaharap ko, no? Ulitin ko uli. Parang puno naman ang simbahan pero wala akong narinig. Happy Easter po sa inyong lahat. At pakibati rin ang katabi mo ng Happy Easter. At sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka. Mukha bang buhay? Mukha bang Easter o mukhang Biyernes Santo? Sapagkat ang unang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon ay buhay. At kung ikay buhay, dapat at ikay alagad ni Jesus sa Sareno, dapat hindi ka lang buhay, buhay na buhay. Kaya ipakita natin kay Jesus sa Sareno, buhay na buhay tayong lahat. Tayo ay mga anak ng liwanag, hindi ng dilim. Kaya nga nakita niyo po sa harapan natin kagabi binasbasan ang Paschal Candle, ang kandila ng Paskwa, sagisag din ni Jesus Nazarenong muling nabuhay. Sa pagkatakala ng mga kaaway ng Panginoon, nung Biyernes Santo, tinapos na siya. Akala ng mga demonyo, panalo na sila. Kaya nga, nung Biyernes Santo daw, ay nagsasaya ang impyerno. Dahil akala nila, wagi na sila. Pero hindi pala tapos pa ang laban. Kaya nga, ang sabi, nasa Diyos
ang huling halakhak, sapagkat ang tunay na nagtagumpay ay si Jesus Nazareno. Kaya tayo nagsasaya ngayon. Tandaan nyo, pag Easter Sunday, lalo na sa muling pagkabuhay, ang tunay na Kristiyano, nagagalak. Ang malungkot lang sa araw na ito, ang mga demonyo, dahil natalo sila. Ang mga mukhang Biyernes Santo ngayong linggo ng muling pagkabuhay, ang mga kampon ni Satanas, dahil akala nila, wagi na sila, pero nasa Diyos ang huling halakhak. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang susuko. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang uuwi at aatras. Hindi pa tapos ang laban. Dahil kung sasama ka kay Jesus Nazareno, sa'yo ang huling halakhak. Amen? Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng pagdiriwang na ito, nais kong bigyan pansin yung ginawa ni Jesus Nazareno nung huling tatlong araw nung siya'y nasa lupa bago siya muling nabuhay. Sino dito nagsimba nung Huwebes Santo? Taas nga ang kamay. Ayan. Kung maalala ninyo, nung Huwebes Santo, ginunita natin ang huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At kung kayo'y nagsimba, napansin po ninyo, hinubad ko ang aking panglabas na kasuotan dahil yun ang sinabi ng Ebanghelyo. Nung maghuhugas na si Jesus ng paa ng mga alagad, tinanggal niya yung panglabas niyang damit. Nung Biyernes Santo, nung siya'y ipapako na sa krus, kung pagmamasdan niyo ang krus sa ating harapan ngayon, alam natin at napanood niyo yan kapag mga panahon na ito o mga sinakolo makita niyo, kung nung Huwebes Santo, hinubad ni Jesus Nazareno yung kanyang panglabas na damit, nung Biyernes Santo, hinubaran si Jesus Nazareno ng mga kawal upang siya'y ipahiya, upang siya'y pahirapan at ipako sa krus. Sabi nga po, kung tutuusin, halos hubot-hubad kasi gusto siyang ipahiya ng mga kaaway niya. Tayo na lang ang naglalagay ng konting saplot dahil tayo na lang siguro ang medyo nahihiya. Pero yung katotohanan daw, ganun kasaklap ang dinanas ni Jesus Nazareno. Hinubaran siya. Hindi lang siya sinaktan, pinahiya pa siya ng mga masasama. Ngunit ng linggo ng muling pagkabuhay, sinabi sa atin sa Ebanghelyo, bagamat walang nakakita kay Jesus Nazareno, may iniwan siyang tanda. At ano raw yung tandang iniwan? Sabi sa Ebanghelyo, nang pumasok si Pedro at si Juan, nag-iwan si Jesus Nazareno nung kayong lino na ibinalot sa kanya nung siya'y ilibing. Yung ulo, yung panyo na pinanakip sa ulo, iniwan din niya. Kalalaong bagay, hinubad ni Jesus Nazareno din. Kung nung Biyernes Santo, hinubaran siya. Nung linggo ng muling pagkabuhay, siya na ang naghubad nung mga ibinalot sa kanya. Ano raw ibig sabihin nun? Kaya nga sabi, nung sumilip si Juan, naunawaan niya nung nakita niya yung kayong lino at yung panyo. Dalawang bagay ang nais ipahiwatig sa atin. Una raw po, ito ay patunay na muling nabuhay si Jesus Nazareno. Dahil, alam niyo ba, nung panahon na yon, uso na ang fake news.
Ang ikinakalat ng mga kaaway niya, hindi naman nabuhay na maguli yan. Ninakaw yan ng mga alagad niya para palabasin na muli siyang nabuhay. Pero hindi yan gagawin ng isang magnanakaw. Kung ikay magnanakaw, wala naman siguro magnanakaw dito, no? O, tignan niyo yung bag niyo, mahirap na, no? Baka may mamasko ng di oras sa inyo, no? Ang tunay na magnanakaw, 'di ba? Nagmamadali. Walang matinong magnanakaw na tatanggalin pa yung damit na pinambalot kay Jesus sa Sareno at ititiklop pa. Yun ang sabi sa Ebanghelyo, nakatiklop pa. Diba yung mga magnanakaw nga, pag ni-raid yung bahay, kukunin lang lahat, tapos tatakbo na. Kaya alam mo, pagdating mo, may nangyari kasi magulong-magulo ang gamit mo. Pero dito, nakatiklop pa, nakasalansan pa yung ginamit sa katawan at mukha ni Jesus. Walang matinong magnanakaw na magdadala ng hubad na bangkay palabas. Kaya nga ito ang unang patunay na muling nabuhay si Jesus Nazareno. At siya mismo ang nagtanggal. Hindi siya hinubaran. Siya ang naghubad. Ani mo'y sinasabi niya, hindi ko kailangan ito. Hindi ako magagapos. Hindi ako mababalot ng kamatayan ng pinanglibing niyo sa akin. Kung maalala ninyo, dalawang linggo ang nakakaraan, meron ding nabuhay mula sa kanyang pagkamatay, mula sa libingan. Naalala niyo ang kwento ni Lazaro, yung kaibigan ni Jesus? Hindi ba 4 na araw nang dumating si Jesus pagkamatay ni Lazaro? Kaya sabi ni Maria at ni Martha, Lord, mabaho na yan, bulok na yan. Pero nung sabi ni Jesus, buksan niyo ang libingan. At tinawag pa niya si Lazaro, Lazaro, lumabas ka dyan. At nang nakita na si Lazaro, nakabalot siya nung kayong lino. Pero nung sabi ni Jesus sa Sareno, kalagan niyo siya. Hindi kaya ni Lazaro na sa sarili niya, mahubad at matanggal, yung bumalot at naggapos sa kanya. Kailangan niya ang ibang kapangyarihan. Pero si Jesus Nazareno, sa kanyang lakas, kaya niyang tanggalin lahat ng tumakip, lahat ng bumalot, lahat ng gumapos sa kanya upang maging malaya siya. Sapagkat siya ng tunay na muling pagkabuhay, malaya na mamuhay sa Diyos. At ito yung pangalawang dahilan ng mga kayong lino na tinanggal ni Jesus Nazareno sa kanyang kapangyarihan. Tayo rin mga kapatid, nais niyang maging malaya. Tayo rin nais niyang mabuhay ng maayos. Kaya sabi ko nga kanina, ang huling halakhak nasa mga tunay na naniniwala kay Jesus Nazareno. Tandaan natin mga kapatid, iniwan ni Jesus ang kayong lino sa libingan niya. Ngayong araw na ito, ito po yung paanyaya ko sa inyong lahat. Lahat tayo, parang may bumabalot, gumagapos, halos sinasakal na tayo, kaya hirap tayong mabuhay ng maayos. Ito yung iwan natin sa paanan ni Jesus Nazareno. Hindi mo kayang tanggalin yan sa sarili mong lakas. Tanging ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno ang makapagpapalaya sa atin. Ano yung halos sumasakal na sa iyo ngayon? Kaya siguro masyado kang malungkot sa buhay mo ngayon. Lagi kang galit.
nalilito ka, parang iba yung pakiramdam mo, dami mong kaaway, parang laging mali na lang ang ginagawa mo, baka may kailangang maging malaya ka, lalo na ngayong muling pagkabuhay ni Jesus. Galit ba yan? Binabalot ka ba ng galit? Inggit? Pag-ihiganti? Yung pagiging makasarili? Sa pamilya natin, yung pag-aaway-aaway, pagtatampuhan sa samahan natin, kaya nagkakaroon ng hidwaan, siraan, nagkakasuntukan na, nagkakademandahan na. Ano yung sumisira sa atin ngayon? Ano yung gumagapos sa atin ngayon? Ano yung halos sumasakal sa atin ngayon? Pera na lang ba? Pera-pera lagi? Iwan natin ngayon, mga kapatid, nung tayo'y binyagan, pinalaya na tayo ni Jesus sa Sareno. Pero bumabalik pa rin tayo sa pagkaalipin. Bumabalik pa rin tayo sa dilim. Bumabalik pa rin tayo sa kasalanan. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, hilingin natin kay Jesus sa Sareno na tayo'y palayain, natanggalin ang mga gumagapos at sumisira sa atin. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, salamat po. Muli kayong nabuhay para patunayan anuman ang mangyari, magtatagumpay ang kabutihan, ang katotohanan, ang kalooban ng Diyos. Palayain niyo po kami, mahal na pong Jesus sa Sareno. Maraming bumabalot at sumisira at halos sumasakal na sa aming buhay ngayon. Hindi namin kaya sa aming sariling lakas ito. Kailangan po namin ang inyong awa, ang inyong pag-ibig at biyaya. Salamat po sa inyong muling pagkabuhay, sapagkat nabuhayan kami ng pag-asa, nabuhayan kami ng pananaw sa aming paglalakbay sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming buhay at kaligtasan. Aleluya! Aleluya! Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon ay sasariwain natin ang ating mga pangako sa binyag. Gaya ng sabi ko, tayo'y sinimulang palayain ni Jesus nung tayo'y binyagan. Kaya't sa pagsasariwa ng pangako sa binyag, para bagang sinasabi natin, gusto nating maging malaya, gusto nating maging mabuti, gusto nating maghari ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga tinihiling ko sa inyo na sagutin ang mga katanungang ito ng buhay na buhay. Iparinig natin kay Jesus ang ating mga sagot. Mga kapatid, para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Parang hindi buhay na buhay. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan, itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ito, parinig natin kay Satanas ito. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at kasinungalingan at pinuno ng kadiliman, itinatakwil ba ninyo siya? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ipahayag natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at nalulukluk sa kanan ng Ama,
Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong manalangin tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Iikot po kami para basbasan kayo ng banal na tubig sa gisag ng pagsasariwa ng binyag. Kapag nawisikan po kayo, mag-cross po kayo, tanda ng kalayaan at pag-ibig ni Jesus Nazareno. Minamahal ko mga kapatid sa kadakilaan ng Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristo ng ating Panginoon. Ngayon, dahi dumalangin tayo at ang ating tugon, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na umapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo, nang may tapang at sigasig, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao, tunay na malasakit sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas na yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao
sa buhay na walang hanggang tagumpay ni Jesucristo, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama namin mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin ngayong pinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay na iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ating pagsisimba, hilingin natin na tayo palayain at bigyang tunay na buhay ni Jesus na muling nabuhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo inabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng liwanag sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Nang may sigla at saya, ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating Panginoong muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong puntulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng pangayuda sa ating mga kapwa na nangangailangan. Salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na lalong magmalasakit sa ating kapwa. Napakahalaga po ng araw na ito. Mas mahalaga po ito sa Pasko ng Pagsilang. Dahil kung hindi muling nabuhay si Jesus, baliwala ang lahat ng ginagawa nating kabutihan. Pero dahil muli siyang nabuhay, tayo'y may pag-asa, tayo'y may tagumpay. Kaya nga't hayaan natin palayain tayo ni Jesus na muling nabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang. Kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan.
Amen. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakin ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kalayaan ni Jesus Nazarenong muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre.